Hello mga mommies! Welcome back to my YouTube channel, Mommy Eyes TV! At pag-usapan naman natin ang tungkol sa third trimester. Ito yung 28 weeks to 40 weeks. So nagiging emotionally, physically challenging ito para kay mommy. Kaya samahan niyo ako para pag-usapan natin kung ano ba nga ba dapat ang dapat natin gawin or hindi natin dapat gawin pagdating ng third trimester. Number one is iwasan natin yung pagkain ng mga pagkain may matataas na mercury level katulad ng mackerel at swordfish. Iilan lamang po iyan sa may mataas na mercury level kay mga mamis, kaya iwasan po natin kumain ng mga ganitong pagkain. Number two is iwasan po natin ang pagkakape. May mga mamis dyan na mahilig sa kape. Kaya iwasan muna natin ang pagkakape dahil pwede itong makaapekto sa heart rate ni baby. At pwede naman tayong uminom kung talagang gusto talaga natin. Pero huwag po tayong nalagpas ng 200 mg sa pag-inom or sa pag-consume sa bawat araw mga mamis. Number 3, iwasan po ang pag-inom ng gamot na hindi naman po nire-recommend ng ating mga doktor. Dahil may mga gamot po na naka-cross sa placenta at napupunta kay baby. Number 4, mahalaga po na magkonsulta tayo sa ating mga doktor pagdating ng third trimester. Dahil dito, tinitignan ni Doc ang kalagayan ni baby sa loob ni mommy para malaman ni Doc kung okay ba si baby, pati na rin ang posisyon ng ating mga placenta. Kailangan po na ma-check ni Doc ang kalagayan ni baby para malaman ni Doc kung talagang normal ka o talagang CS po tayo. Ang mga ito mga mommies ay makakatulong talaga sa ating panganganak. Number 5. Kailangan po talaga tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-inom ng ating mga vitamins na naresita ng ating mga doktor dahil makakatulong po ito sa ating hanggang sa ating panganganak. Number 6, healthy diet. Mga mommies, ito na po yung last trimester natin kaya siguraduhin natin na ang ating mga kinakain ay dapat healthy at nutritious para makuha ni baby yung sapat na nutrients hanggang sa maayos na kanyang paglaki. Number 7, uminom ng maraming tubig. Naku mga mamis, talagang ito yung kailangan nating bantayan. Kasi may mga mamis talaga, katulad ko, nakakalimutan kung uminom ng tubig. Kailangan meron tayong sapat na iniinom na tubig. Kailangan ng mga mami na uminom ng tubig ng sapat para maiwasan ang dehydration at maka-apekto din ito kay baby. Para hindi tayo magka-problema sa ating pagbubuntis. Mga mamis, dahil ito na nga po yung last trimester natin, kailangan po siguraduhin natin na ang mga kinakain natin ay healthy. Iisipin po natin ang kaligtasan natin mga mami at isipin din po natin ang kaligtasan ni baby sa ating mga tummy. Dahil po lahat tayo ng mga nganak, pagdating ng last trimester, excited na po tayo na makita ang ating mga mahal na baby. Kaya mami, dahan-dahan lang po, hinahingi lang po tayo para naman maingatan natin ang ating sarili at ang ating mga babies. Kung meron kayong nagustuhan sa video kong ito, please subscribe, like, comment down below at pakipindot na rin ang bell button para updated guys sa aking mga susunod na video. Maraming salamat po! Huwag po tayong magpa-stress. Ang lagi natin tandaan ay lagi tayong mag-pray at dapat happy lang. Maraming salamat! Bye-bye! God bless!